Matapos nating maitalin ng maayos yung seedling na hindi matatanggal o malalaglag at ang kanyang sanga ay nakaposisyon doon sa dudugdungan natin, pupwede na nating simulan yung inarching. Kailangan lang nating sugatan ito at putulin itong yung seedling natin, dudugtong natin yan at tatalihan natin ng plastic. Sugatan natin at naputol na rin itong stick na to. Idudugtong na lang natin. Ayan, ka-farmer, tapos na yung inarching natin. At maghihintay na lang tayo ng more than 3 weeks at titingnan natin dito. Kapag okay na, pwede nating putulin dito. Dalawa na yung nagawa natin. Abangan yung susunod natin na video kapag kinuha na natin ito. Hello ka-farmer, matapos ang halos sobra isang buwan na dinugtong natin itong kakao na to na namumunga dito sa mga seedlings na yan. Dalawang piraso yan sila. Dito lang natin tinali sa kanyang puno. At ngayong araw, eto na, puputuloy na natin ito at itatanim na talaga natin ito. Yan. Pansin nyo, yan yung kanyang pinagdugtungan. Ito naman pinagdugtungan na isa. Putulin natin. Gamit natin lagari. Okay. Ayan o. Putol na natin. Malaki yung puno niya, no? Tapos ito, ganun din. Pwede natin ito. Okay. Dito natin itatanim. Nagsukat ako ng 2 meters. Yun yung pinaka nanay na puno. Tig 2 meters yung kanyang layo. Nauukayan na natin. Malalim yung pagkakaukay natin upang maibaw natin na maayos yung kanyang ugat. At ito kasing pinaka-seedling niya, maliit kumpara dito sa nakalugtong. Kaya importante na mabaw natin ito ng mas malalim. Then, ganun din dito sa isa. Ginasubrahan natin yung kahoy nito upang magdagdag din tibay pag naitanim na natin. Na-prepare na rin natin itong topsoil na ikakover natin. Hindi na natin ibabalik yung kulay pula na lupa. Tanim na natin. Lagyan natin ng konting topsoil sa ilalim. Tapos ipisto natin ito. Naitanim na natin. Tinalit na rin natin sa puste upang hindi gagalaw kahit na hanginin kasi may malalapad na dahon. Bawasan na lang siguro natin yung dahon. Tapos tatabunan natin ng lupa upang mapuno yung butas. Natapos na natin itanim, natalian natin at nalagyan na rin natin ng tree guard bilang upang hindi magalaw ng mga hayop katulad ng kalabaw o iba pa at makita rin ng mga tao na may nakatanim dito. Yan, dalawa sila. Ito kasi yung pinakapuno niya, namumunga na. Yan o. Kaya i-update ko na lang kayo kung mabubuhay ba siya o kung ano mangyayari dito. At kung sakaling mamumunga siya, gano'ng kalaki siya bago siya mamumunga o gano'ng katagal. Maraming salamat sa inyong panood. Nga sa muli, happy farming.